Ang episode na ito ay idinagdag ko lamang sa ating huling part, upang matapos na tayo sa usapan ni Yun Siang at ng Dean. Bago tayo mag-umpisa ay nagpapasalamat ako sa lahat ng mga gwapo at magaganda kong taga-suporta, love you all. Guys, okay, balik na tayo sa kwento. Magpapatuloy ang ating kwento, sa pagpapatuloy din ng pag-uusap nila Yun Siang at ang Dean. At, nagsalita ang Dean, kay Yun Siang na, hindi ko inaasahan na aamin ka ng ganito. So, sa makatuwid, dapat matagal nang natuklasan ng matandang lalaki sa iyong pamilya na ikaw at si Zhu si Soul Jade ay may isang tiyak na antas ng pagiging angkop. Kaya nagsimula siyang magplano na ilagay ka sa Jiwo Academy at maghintay ng pagkakataon na nakawin ng Zhu si Soul Jade, tama ba? Pero nakakalungkot na hindi kasing husay ng Diyos ang mga tao. Dahil sa bigla ang pag-agos ng hayop, ikaw Song Yun Siang ay kailangang ipakita ang iyong lakas upang mailigtas ang mga tao. Kung hindi, kung matagumpay kang makapagtapos sa loob ng 3 taon, natatakot ako na walang makakaalam na nakuha mo si Zuse. Sa oras na iyon, ang Star Soul General na si Zuse ang magiging reliance ng iyong pamilya Song na muling lalabas, bagamat sa kasalukuyan ay hindi pa nakukopya ng ating bida si Zuse. Ay halos maiyak na itong si Instructor Cheng sa kanyang estudyante, sinabi niya na ang batang ito, kailangan talagang ipakita ang kanyang lakas para iligtas tayo, at wuho. Ang batang ito ay talagang isang mabait at matuwid na tao, maya-maya pa nasabi naman ang ating bida sa isip na, Holy Moon. Kailangan ko na talagang tanggapin itong pilit na pangangatwiran. Ayon naman kay Xi Jing sinabi niya kay Yun Siang na, pero dapat alam mo rin. Ang orihinal na Star Soul ay magiging iba sa mga mass-produced na makina. Ang Soul Jade Inheritance ng bawat orihinal na Star Soul General na dapat itala. Sa Chando Kingdom, ginagawa ito ng iyong pamilya ng Song ng walang pahintulot, ngunit seryoso itong lumabag sa mga regulasyon sa pamamahala ng Star Soul Generals ng Chando Kingdom. Ang bagay na ito ay maaaring maging isang malaking bagay. Kung tutusin, hindi imposibleng magkaroon ng isang rebelyon. At nang marinig ng ating bida ang lahat ng sinabi ng Dean, ay napakamot ito sa hindi makati, at sinabi niya na, ah, hindi naman, Dean, ang old man ay isa ring, bla 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 bla. At, habang nagsasalita pa ang ating bida upang lusutin ang senaryo na ito, ay bigla siyang pinatigil sa pagsasalita ng Dean, at sinabi ni Xi Jing na tigil, itigil mo ang pagsasalita ng mga walang kwentang kalokohan. Song Yun Siang, paano kung gumawa tayo ng deal? At sumagot naman si Yun Siang na, ha? Anong ibig mong sabihin? Sa tanong niyang iyon ay inilabas naman ni Xi Jing ang isang device na nasa kanyang braso, sabay sinabi sa ating bida na, ang pagsiklab ng hayop na ito ay malamang na artificial na sapilitan. 3 pinaghihinala ang pangunahing lokasyon ng aparato ng induction ay mabuti na lamang natagpuan na ngayon. Inanyayahan ko ang isang Heavenly Master na sugpuin ang pangunahing lokasyon sa distrito ng Dangcheng. Ang Nancheng District ay malapit sa Jiwo Academy. Personal kong pangungunahan ang elite na Jiwo Academy at ang city guards para kontrolin ang lugar na ito, sinabi naman ni Yun Siang na. Kaya, ano ang gusto mong gawin ko? Kaya naman sinabi ni Xi Jing na kailangan kong pumunta ka sa gitnang locus yung ito sa North City. Hindi ko kailangan mong ganap na sugpuin ang ubod ng lamat na ito. Kailangan ko lang na iligtas mo ang isang tao, na tanong naman ng ating bida, ano, iligtas ang isang tao? Maaaring walang simpleng pagkakakilanlan ng taong gusto mong iligtas, di ba? Sumagot naman ang Din na, tama, ang maharlikang pamilya ang kailangan kong iligtas mo. At ang ikalawang prinsipe ng kaharian ng Chando, si Tian Zihai. Siya yan, ang ikalawang prinsipe Tian Zihai, ang kinatawan ng pangunahing paksyong labanan sa pamilyang maharlika. Sinasabing siya ay nasangkot sa isang away sa pananalapi at gumawa ng ilang mabilis na pahayag upang simulan ang isang kampanya sa bilangguan laban kay Maestro. Isa daw siyang war maniac. Ilang beses na siyang nangakong maglulunsad ng mga operasyong militar laban kay Mylan. Sa alamat ng nakaraang buhay, para siyang namatay sa insidente ng Beast Wave sa Yuanding City. Ang sanhi ng pagkamatay ni Gong Kan ay ang lihim ng Thai Test Assassin. Si Asha ay nais din ng kaharian ng Chando para sa bagay na ito. Si Asha ay hindi ko nailigtas sa aking huling buhay, sa pagkakaalam ko ay mayroon siyang ilang life-saving card upang makawala sa problema.
Ngunit kahit na ano, ang taong pumatay sa pangalawang prinsipe ay tiyak na hindi si San, at matapos niyang maisip na hindi si San ang salarin, ay pumasok sa isip niya ang Mielun Kingdom. Maaari ba itong mga tao ng Mielun? Dahil sa lalim ng iniisip ni Yun Xiang, at sa tagal ng pananahimik nito ay muli na naman siyang tinanong ni Xi Jing, at sinabi ng Dean na, "Song Yun Xiang, tulungan mo akong iligtas ang Royal Highness, ang pangalawang prinsipe, sa ngalan ng Jiwo Academy, anyayahan ko ang Xing Tian Supervisor para sa iyo, upang maaari mong legal na hawakan ang Star Soul General Zhuo Xi, tinatanggap mo ba ang deal na ito?" Sa tanong ng Dean, mababakas naman sa pagmumukha ng ating bida, ang ngiting tagumpay, sinabi ni Yun Xiang na, "Dinggu, sa palagay mo ako ang karapat-dapat. Ang kanyang kataas-taasan ay dapat na napapalibutan ng mga eksperto, at nasa krisis pa rin siya. Natatakot ako na baka magbayad lamang ng maliit na presyo, upang iligtas siya, sa tingin mo, kailangan mo. Well, matapos mo itong magawa, maaari akong mangako sa iyo ng isang karagdagang kondisyon sa loob ng saklaw ng autoridad ng acting dean, sa alok naman ng dean sa ating bida, ay halos kailanganin na niya ng bioflu, para sa sakit ng ulo, sa kakaisip kung ano ba ang magiging pagpapasya." Ayon naman kay Yun Xiang, ang pamilyang Gu ay tila isang matatag na faction na sumusuporta sa Crown Prince, kaya't pinayagan nila ako upang hindi ibunyag na sila ang lihim na koneksyon sa faction ng pangalawang prinsipe. Maya-maya pa ay nagsalita na siya, sinabi niya kay Xi Jing na okay, dahil sinabi mo ito, tatanggapin ko ang deal, matapos naman tanggapin ng ating bida ang deal, iniisip niya na ang pamilyang Gu. Sila ba talaga ang isang tao mula sa paksayon ng pangalawang prinsipe? O sila ay isang wall rider na pumusta sa magkabilang panig? Ang core ng crack sa distrito ng Baiting. Makikilala ko na ba ulit si San doon? Maya-maya pa makikita naman na inilabas ng ating bida ang lalagyan ng Soul Renewal Pill, at kumuha ito ng 3 piraso, at nasabi niya na, "Hindi mahalaga kung ano, pumunta tayo at sumali sa saya, tingnan natin," at, habang ginangasab niya ang pill ay sinabi niya na, "Star Master System, tawagan muli ang Red Flame Fire Dragon Horse para sa akin." At di nga nagtagal may isang malakas na liwanag na bumaba sa lupa kung nasa saan ang ating bida, kasunod nito, ay napasok na ang ating bida sa coffins o kabaong ng Star General, at unang nabuo ang ulo nito, kasunod ay unti-unti na ring nabubuo ang Red Flame Fire Dragon Horse, at nang tuluyan nang mabuo ang Star Soul General at ang Fire Dragon Horse, na nasaksihan ng buong buo ng mga tao sa lugar na ito, ay hindi sila labis makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Wow! Grabe! At nang makita ng 3 bayabas ang Star General Lubu, habang nakasakay ito sa Fire Dragon Horse, ay makikita ang 3 na naging animoy balatong na ang mga mata sa gulat. At nasabi ng isa na, "Holy Moon! Ano itong Soul General?" Ang isa naman ay sinabing, "Holy Pig! Ito ay sobrang cool!" Dagdag naman ang isa sinabi niya na ang Asteg, at ang nagulat din na si Instructor Cheng, ay pasigaw na sinabing ang Asteg nito. Ang makapangyarihang kabayanihan na ito, maya-maya naman tila ba may napansin si Instructor, sinabi niya na, "Sandali nga, bakit ito ay mukhang iba sa estatwa ng Zhuo Xi?" At ang nasa gilid naman na si Instructor Obey, ay hindi na nagbigay pa ng pahayag, bagamat ang lahat ay halos mamatay na sa inggit sa ating bida. Ang acting din naman ay mahinahon na pinag-aaralan ang kanyang nakitang Star General Lubu. Ayon dito, ang hitsura na ito ay ang Star Soul General Lubu, at ang kulay ay tila bahagyang naiiba sa Lubu na alam ko, hindi ko alam kung dahil ito sa ilusyon ni Zhuo Xi, at matapos niyang analisahin ang Star General Lubu, ay sinabi niya kay Yun Xiang na, "Song Yun Xiang, ang lokasyon ng Coordinate Biting District ay 3, 5, 1, 6, 9, 4, pasigaw niya itong sinabi, at makikita naman si Yun Xiang, nagbigay ng senyales na natanggap niya ang coordinate, kasunod nito makikita naman si Shang Guan, na animoy na iwan ng jowa, sinabi niya sa ating bida. "Hey, Song Yun Xiang, wait, isama mo ako." At habang ito ay tumatakbo para sundan si Yun Xiang, nasabi niya na Star Soul General Zhuo Xi, "Host. Hindi mahalaga kung ano, dapat siyang maging manugang ng pamilyang Shang Guan." At, mabilis itong nag-construct at tumalo ng mataas upang maabyutan ang ating bida, na matagumpay naman niyang nagawa, at matapos niyang makasakay sa kabayo ay mahigpit itong yamakap kay Yun Xiang,
At habang naliligayahan si Shangguan sa kanyang ginagawa, si Yun Xiang naman ay tila ba naiinis na, at maya-maya pa sinabi niya kay Shangguan na, "Hoy! Baliw na babae ang sasakyan ko ay mag-o-overloaded na makikita nga ang pagmumukha ng ating bida na hindi na may pinta." At pabulong niyang sinabi na, ang pamilyang Shangguan ay tila ang pangunahing paksayon na sumusuporta sa pangalawang prinsipe. Dinala ko siya, baka sundin niya ang panig ng din at hindi sinasadyang mamatay. At maya-maya papasigan niyang sinabi kay Shangguan na, "Hoy! Kailangan mong ingatan ang iyong sarili, wala akong pakialam kung mahulog ka. Bagamat napakapangit ng pag-uugali ng ating bida," tumugon naman si Shangguan na, "Okay, nabakas naman sa pagmumukha ng babaeng ito na talagang gusto niya si Yun Xiang." Sa susunod nating video ay matutunghayan na natin ang pag-alis ng dalawang lovebird sa martial art field, at sama-sama nating tunghayan kung ang baliw na babae bang ito ay makatutulong sa ating bida, kung ano ba ang mangyayari kay Yun Xiang at Shangguan, sa kabila ng kanilang gagawing sanib puwersang pakikipaglaban, at sama-sama din nating alamin kung sino ba ang dalawang maharlikang ito na kanilang dapat ay iligtas.